Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na magulang. Ngayon po ay aking tatalakayin ang mga gabay o paalala sa mga magulang o tagapag-alaga para sa Modular Distance Learning Modality sa paaralang General Emilio Aguinaldo National High School. Nakita niyo na ba ang pangalan ng inyong anak sa listahan? Siguraduhin na ang pangalan ng mag-aaral ay nakatala sa tamang learning modality na pinili. Makikita ito sa labas ng paaralan ng General Emilio Aguinaldo National High School na nakapaskin. Kung ang pinili na learning modality ay ang modular printed, gagamit ang mag-aaral ng mga self-learning kits katulad ng module. Ang module ay naglalaman ng mga aralin at gawain para sa isang buong quarter na binubuo ng 8 linggo na kailangang basahin at pag-aralan. Bibigyan ng isang module bawat subject, kaya may 8 module na ibibigay sa isang quarter sa bawat mag-aral bago ang nakatakdang araw ng pagbubukas ng klase. Paalala lamang po na hindi ito maaaring sulatan. Maglaan ng ibang papel or notebook para sa mga nakatakdang gawain kung kinakailangan. Isa pa po sa mga self-learning kits ay ang Learning Activity Sheets or LAS. Ito ay naglalaman ng mga nakatakdang gawain, pagsusulit at mga kauri nito. Kailangan sagutan at ibalik sa guro para malaman ang antas ng pagkatuto sa nakatakdang gawain sa bawat aralin sa kada linggo. Ang mga ito ay kukuhanin sa paaralan ng mga magulang o guardian. Kung ang pinili naman po ay modular digitize, gagamit ang mag-aaral ng computer o tablet sa bahay upang maka-access ng digital learning resources sa pamamagitan ng USB flash drives o CDs na naglalaman ng e-copy o digitized learning modules mula sa paaralan. Maaari ring gamitin ang smartphone gamit ang Bluetooth, ShareIt at QR codes para makuha ang mga learning resources na kakailanganin. Intayin ang tawag o text ng gurong tagapayo para sa mga paalala at paghahatid ng iba pang impormasyon sa loob ng 1 buwan o 3 linggo bago ang simula ng nakatakdang araw ng pasukan. Ipapaliwanag din sa mga magulang kung ano ang nilalaman, kahalagahan at gamit ng mga self-learning materials na ibibigay sa kanila para sa maayos na pagkatuto ng mga bata. Dumako naman po tayo sa schedule ng pagbibigay ng module at iba pang learning materials. Ang schedule ng pagbibigay o pagkuha ng module ay ipapaalam sa mga magulang o guardian sa pamamagitan ng pagtawag o pag-text ng gurong tagapayo o ng class advisor. Narito po ang schedule ng self-learning materials distribution. Tuwing Monday po, ang mga magulang o guardian ng grade 7 students ang pupunta sa paaralan upang kumuha ng mga self-learning materials. Ang oras po ay nakadepende sa schedule na sasabihin sa inyo ng mga gurong tagapayo o ng class advisor. Ang Tuesday naman po ay nakalaan para sa mga magulang o guardian ng grade 8 students. Ang Wednesday po ay para sa mga magulang o guardian ng mga grade 9 students. Ang Thursday po ay nakalaan para sa mga magulang o guardian ng grade 10 students. At ang Friday po ay pagdadala sa takdang lugar ng mga mag-aaral na walang magulang o guardian na maaaring kumuha ng mga self-learning materials. Ngayon naman po ay dumako tayo sa mga hakbang sa pagkuha at pagbibigay ng self-learning materials. Unang hakbang, magtungo sa paaralan o sa lugar na napagkasunduan ng advisor at magulang. Magdala ng 2 long plastic envelope para po sa modular printed at mga sharing equipments or devices para sa modular digitize upang paglagyan ng mga activity sheets. Paalala lamang po na ang mga magulang o guardian na nakasuot ng face shield at face mask ang papapasukin sa paaralan. Ikalawang hakbang, ngayong nasa paaralan na, kumuha ng papel na susulatan ng pangalan,
baitang at pangkat ng mag-aaral, at pangalan at lagda ng magulang. Ito ay ihuhulog sa Dropbox na malapit sa silid na nakaalaan sa pagkuha ng self-learning materials. Ito ay magsisilbing palatandaan na kinuha ng magulang ang self-learning materials. Ikatlong hakbang. Ituturo ng nakatalagang kawanin ng paaralan ang kwarto kung saan kukuhanin ang mga self-learning materials. Dito, ibibigay ng gurong tagapayo ang mga self-learning materials. Ikaapat na hakbang. Iuuwi sa bahay ang mga gamit pampaaralan upang basahin at pag-aralan sa tulong at gabay ng magulang o guardian o kahit sinong kasama sa bahay na makakatulong sa kanilang pagkatuto. Narito po ang class program ng grade 7. Sa isang linggo po ay may 8 asignaturang nakalaan, 2 asignatura kada araw, isa sa umaga at isa sa hapon. Ang bakanting araw po ay nakalaan sa homeroom guidance class and distribution of self-learning materials. Ang Monday po ang nakalaan para sa grade 7 students para sa kanilang homeroom guidance class and distribution of self-learning materials. Ayan po ang class program ng grade 7. Para naman po sa class program ng grade 8, katulad rin po ng grade 7 ay may 8 asignatura sa kada linggo, 2 asignatura sa kada araw, isa sa umaga at isa sa hapon. Ang pinagkaiba lang po ay ang homeroom guidance class and distribution of self-learning materials na nakalaan tuwing Tuesday. Sa grade 9 naman po ay ganoon din. Tuwing Wednesday naman po ang kanilang homeroom guidance class and distribution of self-learning materials. At sa grade 10 naman po, nakalaan ang Thursday para sa homeroom guidance class and distribution of self-learning materials. Dumako naman po tayo sa schedule ng pag-aaral ng mga bata sa bahay. May 2 asignatura sa bawat araw, isa sa umaga at isa sa hapon sa loob ng 4 na araw sa isang linggo. Ang bakanting araw ay nakalaan sa pagkuha at pagbibigay ng mga self-learning kits sa paaralan. Sa araw ding ito, nakatakda ang pagbibigay ng homeroom guidance class ng gurong tagapayo. Sa araw at oras na nakatakda para sa bawat asignatura, ang mga mag-aaral at kanilang magulang o tagapag-alaga ay maaaring mag-text o tumawag sa kanilang guro para sa mga katanungan at paglilinaw kung kinakailangan. Ang mga nakatakdang gawain at aralin ng mga bata ay nakasaad sa ibibigay na weekly home learning plan. Narito po ang sample ng weekly home learning plan na ibibigay sa inyo ng class advisor o ng gurong tagapayo. Ang weekly home learning plan ang magsisilbing gabay ng mga mag-aaral, magulang at guro sa pag-aaral ng mga nakatakdang aralin at gawain sa loob ng isang linggo. Dumako naman po tayo sa ating mga dapat tandaan. Ang una ay alamin ang contact number, FB account or email address ng mga magulang, estudyante at ng gurong tagapayo o class advisor para sa pagkakaroon ng mabilis na komunikasyon. Pangalawa ay mahigpit na pagsunod sa ibinigay na schedule sa pagkuha ng self-learning materials sa class program o class schedule at ang pagbabalik ng mga self-learning materials. Pangatlo ay ang pagsunod sa health protocol ng IATF at Red Cross. Palaging magsuot ng face mask at face shield, palaging paghuhugas ng kamay at paglalagay ng alcohol at ang ating social distancing. Ikaapat naman po ay ang regular na pakikipag-ugnayan sa gurong tagapayo. Atin pong tandaan, ang tamang paggabay at pagtutulungan ng mga guro at magulang ang susi sa matagumpay na pagkatuto ng ating mga anak. Para sa mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa gurong tagapayo o class advisor ng inyong anak
sa pamamagitan ng tawag at text. Maraming salamat po.